What's up? This is MC at welcome sa channel kong Think More Often. Kung bago ka pa lang dito ay pwede mo i-consider na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para maging updated sa lahat ng videos na i-upload ko. Dito sa video to ay gusto kong mag-share ng isa sa mga laban kung saan na i-apply ko yung isa sa mga trap na natutunan ko noon. Nagsisimula to sa E4, E5, Bishop to C4, Bishop to C5. Dito ang main line ay yung D3. Pero isa sa mga tricky na move ay yung D4. Dahil dito, inuobliga mo yung black na mag-take. Syempre, nakatuto ka sa pawn tsaka sa bishop niya. So, meron dalawang paraan para mag-take siya. It's either to take niya ng pawn or to take niya ng bishop. Kapag tinake niya ng pawn, meron ring trap na nag-exist dito, pero hindi ko muna ipapakita. Sa ibang video na lang. Mag-focus tayo dun sa mismong trap kung saan siya nahulog. Dun sa bishop takes D4. Dito ang main line ay knight to F3. At dito rin naman posibleng magsimula yung trap. Pero ito ay main line pa rin. Ang talagang tirada dito ay knight to C6. Depensa sa bishop, depensa sa pawn sa E5. Pero yung kalaban ko, ang ginawa niya ay C5. Hindi ito yung unang beses na nangyari to sa laban ko. Mga pang-apat na beses na to. Ano bang mali sa pawn to C5? Dinidepensahan mo lang naman yung bishop ng dalawang beses. Hindi na ako magkaka-advantage sa D4 dahil defended na ito ng dalawang beses. Pero nagkaroon ng problema ang black. Ang bishop ay wala ng square na aatrasan. Meaning, kung meron tayong material na mas mababang value na ipang-a-attack dito, makukuha na natin to. Meron nga ba? Meron. Dahil meron tayong pawn sa C2. Pwede natin tong ilagay sa C3 at cornered na ang black na bishop. Ang sinasuggest ng engine ay knight to g5. Atake sa pawn sa f7. Then magna-knight to h6 siya para depensahan to. At ngayon ka lang magsi-c3. Pero ako kasi, excited ako eh. Excited ako lumamang at manalo. So nag-c3 agad ako. Pero at least, alam ko na ngayon na knight to g5 pala muna. Kung saan magkakaroon ka pa ng mas maraming advantage at mas mabilis na atake. Ganon rin naman, corner naman na yung bishop. Wala ka naman ng dahilan para mag-rush na kainin to. Pero ang importante dito, makita nyo na matatrap ang bishop sa d4. Then, naipanalo ko naman yung laban na force siya na isacrifice yung bishop. So dito, hindi man sobrang flawless yung pagkapanalo dahil habang naglalaro ako, ay nire-record ko rin to. So hindi ako ganun nakafocus. Ang importante naman, nakuha ko yung W. Dito, sana may natutunan kayo at may apply nyo rin tong trap na to sa sarili nyong mga laban. This is MC, always saying, think more often. Thanks for watching at panoorin nyo yung isa pang trap na makikita nyo sa dulo ng video to.